tayong natutunan itong nagdaang taon. Mayroong magaganda, mayroon ding masaklap, nakakaiyak, pero life must go on. Tulad ng mga celebrities na ready nang i-welcome ang 2024, mas pinili nilang iwan ang mga nega sa buhay. Eto na, isa-isahin na nating alamin ang kanilang mga New Year's resolution na pwede tayong makarelate. Eto na ang 2024 New Year resolution ng mga celebrity. Kaugalian at tradisyon ng mga Pinoy ang pagkakaroon ng tinatawag na New Year's resolution. Ang New Year's resolution ko po ay syempre magpapayat, nakain ng masustansya, balanced diet, then exercise. Iwasan po na ang pagkakaskas sa credit card. Magkaroon na talaga ng sariling bahay. Mas magpaslim ng katawan. Gusto ko sana na matapos ko rin yung pag-aaral ko. Mas maging healthy ako para sa sarili ko, para sa mga anak ko. Kapag tipon ako, para sa aking pamilya. Siyempre, hindi rin ligtas ang mga idolo natin. Tinanong din namin ng ilang celebrity kung ano ang kanilang mga New Year's resolution for 2024. Isa-isahin nga natin. Ang aktres na si Isa Calzado, isang special blessing ang natanggap nitong 2023. Ang kanyang baby girl. Kaya naman, enjoy na enjoy siya sa kanyang pagiging mommy kay Dea Amihan. At ngayong 2024, gustong tutukan ni Isa ang kanyang social media at pakikipag-bonding sa kanyang mga kaibigan. I want to be more masipag with my social media. Dito na eh. Ito na talaga ang mundo natin. To embrace the reality now that social media is part of our lives and our business as well. So it would be nice to check in on my friends more. Alam mo kasi, syempre, nung bago akong nanay, maraming mga kaibigan ko ang nag-reach out sa akin. And admittedly, I also do that. Pero I also don't get to do that to a lot of my friends. So parang, yung just, pag naalala ko siguro sila, yung mag-message ako agad. Masyado naman raw naging busy ang 2023 para kay Idol Philippines champion Kimo Gumatay. Kaya naman ngayong 2024 ay sisikapin daw niya na pagtuunan ng pansin ng sariling kalusugan at magkaroon ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Actually, hanggang ngayon hindi pa nabubuo yung family namin kasi sobrang busy namin. Para naman sa leading man, Gerald Anderson, ang bagong taon ay panahon ng pagbabalik-tanaw para mas mapagbuti pa niya ang kanyang karera bilang isang artista. It's always the best time para mag-reflect of what happened through the year, what could we have done better, or ano yung mga blessings na dumating sa buhay natin. New Year mantra sa halip na New Year's resolution naman para kay PBB big winner turned manager, entrepreneur, and music producer, James Reed. What does New Year look like? What's your resolution? Yes, what's your resolution? I think of it less like a resolution, but more of like a mantra that's every day. So I hope next year to be more healthy, wealthy, and wise. And what do you look forward to most in 2024? My next album. So I'm currently working on a new album, and I think this one is going to be the most personal, most heartfelt, and honest I've been with my music. Magsisipag pa raw lalo ang kapamilya upcoming star Dirty Linen at fractured cast na si Raven Rigor sa kanyang career dahil gusto na raw niyang makabili ng sariling sasakyan. Pero maglalaan daw siya ng mas maraming oras sa pamilya. Minsan ko na lang makasama po yung family ko. And it's something na nilook forward ko talaga this year. Gusto naman daw ni versatile and multi-awarded actor John Arcilia na mas lawakan ang kanyang pag-unawa at maging mas mapagmahal sa kapwa sa bagong taong darating. Sana makatulong ako para mas makita ng kapwa ko tao na lahat tayo ay mayroong capability to love more, na mas makapangyarihan ang
pagmamahal at pag-unawa kaysa sa kahit anumang damdamin. Habang kwento po ito, Nay. Bagong taon, bagong panimula naman sa kanyang personal life. Ang batang Quiapo star Lorna Tolentino na planong mamuhay ng solo ngayong 2024. Ngayong may kanikanya ng buhay ang kanyang mga anak. Handa na rin ba siyang magmahal ulit ng iba? I'm still looking for a place. And then, para mag-solo. And then, beginnings and of course para mas ma-express mo yung pagmamahal mo sa iba, kailangan unahin mo yung sarili mo. Pagmamalasakit sa kapwa ang gustong ipakalat naman ni concert queen Pops Fernandez ngayong 2024. Ibang blessing daw kasi ang balik sa atin pag tumutulong sa higit na nangangailangan. Peace and unity. Siyempre, sana we have to remind each other that we should really care and love one another. I think that's very important. Looking forward naman sa buhay, may asawa si Robbie Domingo. Kaya naman pangako niya sa sarili ang pagiging mabuti at responsableng asawa at padre de pamilya sa taong 2024. Best Christmas ko would be this Christmas. Kasi papunta na ako sa susunod na kabanata ng aking buhay. Hindi naman naniniwala sina ultimate performer Vina Morales at stand-up comedian Alex Calleja sa ganitong tradisyon. Inamin din ng dalawa na matagal na raw silang tumigil sa paggawa ng New Year's resolution. So, is there such a thing as a New Year's resolution? Napagod na ako, Corina, na mag-New Year's resolution kasi minsan hindi mo nasusunod. So, nakaka-frustrate. Siguro for me lang is to be a better me for 2024. Anytime, pwede naman magbago. So, maganda lang simulan kasi January 1, simula. Pero everyday naman is a new beginning. Ayon kay Doktora Lea Grace Famularcano, isang certified life coach at espesyalista sa weight management. Mahalaga at nakatutulong sa atin na magkaroon ng New Year's resolution. Bagong taon ay is a chance for renewal. So talagang maraming mga naiinganyo ng mga tao na magkaroon ng New Year's resolution dahil ito ay a chance to have a do-over. Pero hindi sapat ang pagsasabi lang ng New Year's resolution. Kailangan ang tamang plano at disiplina para matupad natin ang mga ito. Pag sa Enero, maraming tao na nasa gym kasi talagang malakas pa ang kanilang willpower para mag-exercise o kaya para mag-diet. Pagdating ng bandang Pebrero or Marso, medyo nag-wane na yan. This is a normal occurrence for all of us human beings kasi nga dahil hindi sapat na magre-rely tayo on willpower. Kailangan nating i-reframe ang ating New Year's resolution as goals. Sa paglatag ng ating mga goals ngayong 2024, kailangan tayong maging smart. Familiar naman po siguro tayo sa tinatawag na SMART goals. And what that stands for is S for specific, M for measurable, A for attainable, R for reasonable, and T, time-bound. Halimbawa, kailangan i-specify mo na gusto kong mag-lose ng 1 to 2 pounds per week para meron kang sinusundan na parang makikita mo yung measure ng iyong resolution. Naintindihan natin kung bakit natin ginagawa. Is it for your health? Is it for someone you love? So, dahil kung wala po tayong rason or hindi malakas ang rason natin para gawin itong New Year's resolution, yun na nga, pagdating po ng Pebrero, hindi na natin sila ulit gagawin dahil hindi malakas masyado ang ating rason kung bakit natin sinet itong New Year's resolution na ito. Makakatulong din daw ang pagkakaroon ng isang journal o notebook na susulatan para matupad natin ang ating New Year's resolution. Once it's written down, nare-remind ka every day na ito talaga ang gusto mong gawin.
Kakaiba naman ang New Year's resolution ni Manny Chanco ng Malabon Zoo. Hangad niya ang kapakanan ng mga alagang hayop natin sa bahay ngayong selebrasyon ng bagong taon at putukan ng fireworks. Sobrang stressed kasi ang mga hayop, lalo na ang mga aso at pusa, sa mga paputok at ingay tuwing bagong taon. Kaya isang iwas paputok drive ang kanyang inorganisa na dinaluhan ng mahigit 100 aso at pusa kasama ang kanilang mga responsible pet owners. Panawagan ni Manny, kung maaari ay huwag nang magpaputok ngayong bagong taon at bigyan ng malasakit buong taon ang mga hayop na biyaya ng may kapal sa atin. Ng mga bintana, sa atin mga pinto, lagyan natin ng kurtina at mag-play tayo ng soothing music po. Buksan natin yung television set para ma-distract po yung mga hayop habang nagpuputukan sa labas po, ano, to protect them. Kasi a dog can hear 5 times that of a human being, and a cat even can hear louder po. Ano, ha? So, protektahan po natin sila. The other thing is, during the explosion outside, let's be together with our pets po. They will feel assured that we are there to protect them po. Pagtupad natin ang ating mga pangako sa sarili. Sarili din natin ang daan kung success o epic fail ang pwedeng mangyari. Ang good news is pwede nating i-program ang ating utak para magkaroon ng disiplina at determinasyon para achieve ang ating mga New Year's resolution. Ikaw, ano ang New Year's resolution mo? Kaya mo bang gawin yan?